Hindi ko po maipapangako na magiging okay ang lahat. Pero ang Sisa kumapit ko. Lumaban ko. Sandali. Hindi daw, wala na siya sa sarili. Ay, pero nabaliw na si Sisa. Aling Sisa, anong may tutulong ko? Tawa mo ko! Huwag na kayo mga alam! Baka kayo madamay pa! Yung iyak ng mga bata. Ni Sisa, bakit mo inahayaang mangyari yun? Shout out pala sa mga OFWs natin, ng mga kasama dyan, yung kaibigan natin. Thank you so much ha. Palaging nandito kayo para manood ng reactions ko. Hello guys, good morning or good evening sa lahat ng mga avid watchers natin dyan. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Shout out pala sa mga OFWs natin, ng mga kasama dyan, yung kaibigan natin. Thank you so much ha. Palaging nandito kayo para manood ng reactions ko. Okay, panibagong araw. Tuesday, Wednesday ngayon. So yung i-react natin is from last night. That was a Tuesday. And yung video is actually the episode 22 na. So, ang naalala ko kahapon is may way na for Klay to go back to the present world. And ang sinabi ni Professor Torres, I was about to say, Pilosopong Tasyo. Professor Torres, sabi niya, pag nag-bell yung kampana, tapos parang may portal na lalabas dun sa ano, sa kampana banda, dun sa area na yon. And blood moon yata yung tawag dun. And also kahapon naalala ko rin na sinugod ng mga Abanico girls ang bahay ni Ibarra to check on him and also to see kung nandun si Klay, pero wala nga si Klay. And yun lang yata yung mga importanteng nangyari kahapon. And of course, si Sisa ay nadakip na at malamang nakakulong. Kasi di ba nag-surrender siya dun sa mga Guardia Civil. So yeah, I think we are ready na. So without further ado, let's go check this out. Ready? 1, 2, 3. This is a violation of women's rights, of human rights! Ayaw mo ah! Tama na! Tama na! Sumunod po ako. Grabe yung acting ni Andrea dito. Wala na akong dapat ipaglaban. Bakit ka affected? Eh, hindi naman totoo. Imbento lang sila. Katang isip lang. Pero bakit ang sakit? Napamakala siya sa kwento eh. To, sir. Hirap na hirap na ako eh. O sige, huwag ka na umiyak. Pagdating ng ikatlong gabi, magkakaroon ng pambihirang eclipse. Yan. O buwan ng dugo. Sapit ng hating gabi, kailangan pumunta ka sa tori ng simbahan. Doon mo maririnig ang tunog ng kampana at ikaw lang ang makakarinig. Bakit kaya siya hinuli ng mga Guardia Civil? Inayon ng batang magnanakaw. Wala kasi. Ayan na yung mga judger. Mag-aaruga sa mga bata. Naku, hanggang ngayon marami mga ganyan. What? Nasaan ang iyong prima? Si Miss Klay. Baka walang kwento ka naman. Nasaan ang haba siya? Wala siya rito. May mga nangyari na hindi kaaya-aya. Ibigay mo na sa akin ang tatlong gabi mo rito. Huwag mo nang pakialaman ang kwento. At saka, anong effect nito sa nursing mo? Terminal na po ba, Mr. Torres? Ganun na bang kalala ang sakit ng kwentong to? Umpisa mo nang magpaalam sa kanila. Parang napamahal na siya sa mga tauhan dito eh, so... Marami na sabi na baka hindi siya alis. Torta Imperial. Ang ganda ng shot. Ipagdarasal ko ang iyong kaginahuaan. Pati na rin ang kaligtasan ng magkapatid. At ang iyong prima. Justo at tiempo, Clarita. Mag-aalas tres na. Maisasali na rin natin sila sa orasyon a la hora nona. Que Dios nos bendiga, Doña Isabel. Mm-hmm. El tiempo lo cura todo. Aba! Okay. Sa muli nating pagkikita, mahal ko. Na sana ay sa lalong madaling panahon. Clarita, vamos. Sí, tía.
Grabe, holding hands lang, no? Pero tinatago nila. Ganun ka-precious ang mga babae before na hindi mo pwedeng basta-bastang hawakan. Kahit nga nobyo, nobyo niya si Ibarra, pero hindi ganun kadali na siya ihawakan. Ah. Si Mang Adong. Magandang araw. Magandang araw po, Senyor. Mang Adong. Galing po ako sa simbahan sa Misa de Requiem ng aking pong kababata. Miss Condolentias, Mang Adong. Maaari na kayong magpahinga, gayong wala na naman ako ipag-uutos sa inyo. Mukhang kailangan ko nga akong magpahinga, Senyor, sa aking pagkabahala, sa aking nasaksihan sa simbahan. Tungkol pa rin ba ito sa magkapatid na sakristan? Hindi po, Senyorito. Ito po'y tungkol sa kanilang ina. Kay Aling Sisa. Hindi pa alam ni Ibarra na nahuli si Puling Sisa. Huling iniwan ko si Aling Sisa, kasama niya si Binibining Klay. Ano ba ang iyong nasaksihan, Mga Dong? Parang mapapahiya ka talaga before, no? Kasi maraming makakakita sa'yo. Wala naman kasing ano dati, sasakyan. Diba, walang patrol car, so mas maraming makakakita sa'yo. Ate Sisa! Ate Sisa! Labanos na hindi, ha? Ikaw na naman. Labanos. Hindi po ako manggugol. Kasi maputi. Kakamustahin ko lang po ang lagay niya. Ate Sisa. Ano? Gusto mo siyang damayan? Sige. Pag-iingat ka. Baka makos na dante at gawin kang karida ng mga kasama namin. Gagawin karida sa kulungan? So ginaganyan nila yung mga babae? Baka mapano yan si Sisa dun sa kulungan. Maganda pa naman si Sisa. Oh my gosh. Uy, si Sisa. Saan yun nahuli? Asa ng salapi? Mukhang nakatakas ang mga sisiw. Inahin lang, dala nyo. Mga impacta yung mga nandyan. Ah, same kirida ng mga ano, Guardia Civil. Ang kagaling niyo. Nasaan ang sarhento? Hindi ko alam. Ipinaalam na ba ito sa Alvarez? Hindi ko alam. Kagaling. Walang kaalam-alam. Perfect. Ang kirida nga. Pakiusap, huwag mo nang pakialaman ng kwento. Napakarami ng characters dito. Enough to deal with their sickness. Umpisa mo nang magpaalam sa kanila. Magpapabulang naman. Tsaka bakit ba? Oh, improving the quality of life of seriously ill patients. Oh, parang mission ng mga nurses siguro yan. Yeah. Ano sinasabi mo hindi ko magagamit ang pag-nursing ko dito? Mm-hmm. Shoutout pala sa mga nurses na kababayan natin dyan. Saludo kami sa inyo. Ibarra, inihanda ko na po ang tubig at insimada. Sa karwahin na muna ho ako mag-aantay. Maraming salamat, Mga Dong. Sige po, Senyor. Amigo, kung mag-dino na lang kaya tayo sa amin at may pagpupulong sa tribunal mamaya, hindi ba? Amigo, mahabag na naman ang iyong puso kapag ikay nagtungo sa kwartel. Gusto ko lamang kamustahin ang lagay ni Aling Sisa. At malaman na rin kung nasaan si Miss Klay. Malamang ay naglamyerda at kung saan-saan na naman yung nagsusuot si Binibining Klay. Lamyerda. Amigo, ligtas yun at uuwi yun rito kapag kanyang ginusto. Ngunit kailangan natin makasiguro. Masyado nang maraming taong nawawala at nagwawala ngayong araw na to at ayoko nang dagdagan pa. Concerned din siya. Ikaw ba'y sasama
O iinom ka na lamang ng vino sa inyo. Sasama yan. Sasama siyempre. Grabe, kumakatulak naman tong gwardya sibil. Ginawa nilang ano, sugalan tsaka ano ng mga kirida nila. Diyan pa talaga sila naglalampungan. Ate Sisa? Sisa, maaari ka bang tumingin sa mga mata ko? Diyos, tumawid na ba siya? Mga anak ko. Nagkikita-kita rin tayo sa ating tahanan. Sama-sama rin tayo sa ating tahanan. Di ba, mga anak? Sige. Hindi ko po maipapangako na magiging okay ang lahat. Sisa, kumapit ka. Lumaban ka. Makaka-uwi ka rin. Mabuti na rin siguro na hindi ko alam kung anong mangyayari sa'yo sa ending ng nobelang to. Pwede tayong gumawa ng sarili nating ending. Malay natin, sumunod ang makulit mong anak. Naghihintay na pala sa'yo si Basilio sa inyong dampa. Wala namang bayad mangarap at umasa, di ba? Kung yun lang ang makakapagpabalik sa atin sa sarili nating katinuan. Para malimutan natin yung sakit. Kahit saglit lang. Si Ibarra yata yun. O si Fidel. Si Ibarra. Miss Klay? Sir? Paumanhin ko ngayon lang tayong muling nakita. Nabalitaan ko ang dinanas ni Aling Sisa. Ikaw, kamusta ang lagay mo?
Yes. Labag sa kanyang kalooban at nagmakaawa kay Fidel na abangan ng alferes sa loob. Sa gayon ay matukoy kung paano mapapalaya si Aling Sisa. Ang alferes, yung sinabi mong isa pang makapangyarihan bukod sa kura? Sir, sorry nga pala ha, kung napayakap pa sa'yo kanina. Grabe lang kasi talaga yung pagod ko eh. Hindi ko naman naalalang hindi nga pala uso dito yun. Kung yun ay nakakatulong upang mapawi ang iyong mga luha ay hindi naman ako magdadalawang isip na magpayakap muli sa aking kaibigan. Siya nga pala, may tortang imperial na ipinabaang rito sa mga dong. Batid ko ngayon hindi pa kumakain. Yan ay natira mula sa panahalian namin ni Maria Clara. Nakita kayo ni Maria Clara kanina? At naikwento ko rin sa kanya ang balita. Maging siya ay nakikiramay sa mag-iina, maging sa iyo. Nakikiramay? Sa akin, bakit sure na ba siyang may na-deads na? Deads? Ano na namang wika itong hinahalo mo sa Tagalog? Deads! Nategi! Na... Nag-rattle na siya. Sir, may magagawa pa po ba tayo sa sitwasyon ni Sisa? Makakasama pa ba niya si Basilio? Yan nga rin ang ipinag-aalala ko. Ngunit, bakit si Basilio lamang ang inaasahan mo makasama ni Aling Sisa? Yun na nga po ang pinoproblema ko, sir. Lalo na't alam kong isa sa dalawang batang sakristan ang mamamatay sa bumbog ng kura. Anong sinabi mo? Totoo po ang sinasabi ko, sir. Isa sa kanila ang mamamatay kung hindi natin sila ililigtas. Ang hula. Hindi ba't nahulaan mo noon na may mamamatay sa mga sakristan? Diyos ko. Miss Klay, mayroon ka pa bang balita kay Crispin na hindi ko nalalaman? Alferes? Rapado la campana de la... No me importa. Buenas tardes. Kagalang-galang na Alferes. At ano naman ang ginagawa ng uniko iho ng merchanteng si Señor de los Reyes sa aking kwartel? Walang galang, Señor. Kagalang-galang na Alferes. Ano na gagawin namin sa ina ng mga magnanakaw? Magnanakaw? Uwagawa lamang yan na kuripot na fraile.
Pakawala ng ina. Pampasikip lamang yan dito. At ano naman po ang ibabalita namin sa padre, senyor? Ito ang ibabalita mo sa Friday. Na kung nais niya mabawi ang lahat ng mga nawala sa kanya, eh magdasal siya at hilingin niya ito kay San Antonio. O hindi kaya magsumbong siya sa nuncio! Sa nuncio! Adios, senyorito. Adios. Don Crisostomo. Buenas tardes y adios. Ah, lo siento sa nangyari sa inyo na ama. Mabait pala yung Alfares. Soldados, yeah. Ibigay ang lahat na kanila na kailangan. Ahora mismo. Si, senyor. Ang gagaling ng mga, ano, gwardiya sibil. Ang galing magsalita, ang galing ng acting. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Pinapalayan na ng Alfares si Sisa. Ay, salamat. Ate Sisa! Sige. Ate Sisa, tignan niyo po ako. Uwi na. Aling Sisa, kayo ba yung nararamdaman? Uwi na. Sandali. Hindi daw, wala na siya sa sarili. Ay, pero nabalo na si Sisa. Aling Sisa, anong may tutulong ko? Tama ako! Huwag na kayo mga alam! Baka kayo madamay pa! Kailangan mo lang kasama ngayon. Mag-isa ko inaruga ang mga anak ko. Mag-isa ko sila hahanapin! Ay, nawo. Ate Sisa! Matala! Sakit na ng mata ko. Hayaan niya na kasi. Naisa pag-isa. Hindi siya aware na kailangan niya ng tulong ngayon. Tila maraming pinagdadaanan si Aling Sisa at paligay ko'y kailangan niya magpahinga. This can't be. Wala na tayong oras. Amigo, you have a meeting to attend to. Good evening, Klay. It's been a long day. If you're feeling under the weather, by all means, you can go home and get some rest. You are not the boss of me. Uuwi ako. But not until malaman ko kung ano talaga nangyari sa mga anak ni Sisa. Dahil kung hindi, baka pati ako mabaliw. Miss Klay! Nalamira doon na naman. Kuya! Nasaan si Padre Sally? Dumiretso na uli sa kumbento matapos ang Misa Mayor. Sumama raw lalo ang pakiramdam. Palagi nalang masumapuran daw. Ayaw niya talaga magpakita. Pwes, isustok ko siya. Stalker yarn? Pati yung ilong ko, lumuluha. Ganun pala pag magdanasal ka dati, kailangan naka ano yung belo mo. Lord. Question. Real talk lang, ha? Curious lang ako. Anong ganap mo sa mundong to? Anong naging ambag niyo para matulungan ang mga tao dito? Nakikinig ka ba sa mga dasal nila? Ako. Naririnig mo ba ako? Yeah.
umiiyak ng mga bata. Ni Sisa! Naririnig mo ba lahat yun? Dahil kung oo, ay grabe ka naman. Bakit mo inaya ang mangyari yun? Sorry. Sorry. Hindi kita kine-question. Alam kong lahat ng nangyayari sa bawat tao ay may dahilan. At ikaw yun. Pero pwede ba? Yung mga nagpapakilalang sugo mo dito, sabihan mo naman. They're giving you a very bad name. Nakakagigil sila. Patulong naman, Lord. Oh. Kahit man lang sa kwentong to, iligtas mo ang mga nanay na inaabuso. Na walang ibang hinangad kundi mabuo ang pamilya nila. Sana kahit sa mundong to, mabigyan mo ng happy ending yung mga anak na nagsusumikap, nagpapakapagod, para lang makatulong sa pamilya nila. Nakikinig ka ba? Paramdam ka naman kung gets mo ako. Nandyan ka ba talaga? O para lang akong baliw dito na kinakausap ang sarili ko. Maria Clara. Salamat. Binigyan siya ng panyo. Maria, kung magtungo sa kabisera, kausapin ko ang alkalde tungkol sa eskwela at iba pang mga bagay. Huwag kang maging ulyanin tulad ko. Nakalimutan natin ang tumuto sa pagkakaroon ng pinunong tuta. Nais mong laktawan ng Gobernador Cuyo at dumiretso sa alkalde. Kaninong Marites mo naman narinig yan? Kung pinagbintangan, ginamitan ng Marites. Ng parokya, malamang parurusahan po sila, di ba? Kung ganun, anong ginawa nyo sa kanila? At bakit hanggang ngayon hindi pa rin nakikita si Crispin? Nangahas kang dumiretso sa kura? Mabuti pang manahimik ka na lang. Itigil na ang iyong kapritsyo. Dahil nakakagulo ka lamang sa magandang hangarin namin para sa bayan na ito. Napagalitan siya ni Ibarra. Grabe. Itong episode na to ang pinaka... sa buong talang buhay ko, ang pinakagrabe yung iyak ko. From halfway yata hanggang sa dulo, hindi na tumitigil yung luha ko. Grabe yung mga scenes dito. And Barbie,
Grabe yung paghanga ko sa'yo. Abot langit na talaga sa acting. Grabe, damang-dama ko yung bawat word na lumalabas sa bibig ni Barbie. Ang sakit, grabe. Ang lalim din ng mga salita. I mean, tusok na tusok sa puso. And alam niyo naman siguro, sinabi ko na dati na ako talaga basta mga about family or parents, mothers, yung puso ko, malambot. Ayan guys, thank you so much for watching this with me. Siguro naman napaiyak din kayo. Grabe yung mga scenes doon, ang bibigat. And kaabang-abang pa ang mga mangyayari bukas doon sa teaser nila. Yung pinagalitan na si Klay ni Ibarra. Kasi concerned lang din si Ibarra kay Klay. And siguro maapektuhan nga ni Klay yung mga plano niya, including yung magpapatayo siya ng paaralan. So, yeah. Anyway, tingnan natin bukas ano pang mga magaganap. And yeah, yun lang. Thank you so much guys for being here and I hope to see all of you guys in my next video. Bye!